Ika-25 ng Oktubre, Biyernes ng 29 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa mga tao, "Kapag nakita niyong tumataas ang ulap sa kanluran, kaagad niyong sinasabi, uulan, at ganoon nga ang nangyayari. At kung umiihip naman ang hangin galing timog, sinasabi ninyong magiging napakainit, at nangyayari nga ito. Mga mapagkunwari, nabibigyan niyo ng kahulugan ang anyo ng lupa at langit, pero bakit hindi niyo sinusuri kung ano ang panahong ito? At ba't hindi kayo mismo ang makapagpasya kung ano ang tama? Sa pagpunta mo sa may kapangyarihan kasama ng kalaban mo, sikapin mong makipag-areglo sa kanya sa daan. Baka iharap ka sa hukom at ibigay ka naman ng hukom sa pulis para ipakulong sa bilangguan. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggang hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, mga mapagkunwari, nabibigyan nyo ng kahulugan ang anyo ng lupa at langit, pero bakit hindi nyo sinusuri kung ano ang panahong ito? Bunga ng maraming panahon ng karanasan, pagmamatiyag at pagsisiyasat ang tamang pag-unawa sa mga tanda ng lupa at langit. Kung tutusin, naipong kaalaman ito ng mga salinlahi na ipinamana at pinalalago din naman ng bawat henerasyon. Kung natatanggap at naiaangkop ito ng mga Hudyo sa kanilang buhay, malaking katanungan din naman kung bakit hindi nila ito maisagawa sa kanilang pananampalataya. Gayong ang batas at ang mga propeta ay nakaturo sa kaganapan ng pagyakap ng Diyos sa mundo sa pamamagitan ni Kristo. Maraming panahon din ng mga karanasan, mga pagmamatiyag, pagsisiyasat at pakikipagkilatis sa Panginoon ang dinaanan sa kasaysayan ng bayang pinili ng Diyos. Ito ang mayamang tuntungan ng henerasyon ng mga Hudyong naratnan ni Jesus. Tinanggap nga ba nila ang paggagabay ng batas at mga propeta? Isinabuhay nga ba nila ang aral nito? Napalalim nga ba nila ang pagsisiyasat at pagkilatis sa Diyos? Nakaugnay nga ba sila sa kanyang pagkilos sa kanilang buhay? Ipokrito ang bansag ni Jesus sa kanila dahil abot kamay na nila ang pagtukla sa kaganapan ng pahayag ng Diyos. Pero tumanggi pa sila. Kasama na nila ang Mesiyas pero nanatili silang bulag at alipin ang kasalanan sa halip na piliin ang kalayaang dulot ng pagmamahal ng Diyos. Pagsasagawa, patuloy na nagpapadala ang Diyos ng tanda ng kanyang pagkilos sa ating panahon. Ano ang personal na tugon natin? Ano ang tugon natin bilang iglesia?